Mapa-mayor o dating mayor o di kaya mga empleyado ng United Nations nagpahayag ng suporta sa kanilang napupusuang presidential candidate. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Suportado ng higit 200 retiradong United Nations staff ang kandidatura ni presidential candidate Lenny Robredo. Galing sa 30 ahensya ng UN ang mga miyembro na lumagda ng deklarasyon ng suporta. Ang paninindigan sa katotohanan, malinis na track record, kababaang loob, tunay na malasakit at pagiging boses ng taong bayan ang mga dahilan daw kaya nila pinili si Robredo. Tiwala raw ang retiree sa mga programa ng vice-presidente para sa pagbabago. Sa tingin namin na in 2 years, malaki ang pagbabago. Makikita nyo na ang malaking pagbabago. Ito naman ang pangako ni Senador Manny Pacquiao sa isyu ng korupsyon kung siya ang mahalal na pangulo. Mga nagtitinda sa Tiangge sa Taytay Rizal ang kinausap ni Pacquiao. Ang ilan sa kanila naging emosyonal at hiniling ang pagkakaroon ng sariling bahay, pwesto at puhunan. Bagay na ipinangako ni Pacquiao. Suporta sa Norte ang nakuha ni Presidential Aspirant Mayor Isko Moreno sa paglapag nito sa Dagupan. Si former Dagupan Mayor Belen Fernandez pa mismo ang nagtaas ng kamay ng mga pambato ng Aksyon Demokratiko sa jam-packed event center sa lugar. Matigas man ang bulalo, dahil sa pagpupursige mo, lalambot din to. Eh, meron pa naman tayong 79 days, I guess. 78, 79 days, more or less. So magsisikap pa rin ako, Ormel. Magsisikap pa rin kami ni Doc Willie. Inendorso naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, sina Senador Ping Lacson at Tito Soto, pagiging marangal, may dignidad at mahabang karanasan sa serbisyo ang dahilan ng pagsuporta ni Magalong sa dalawa. Sabi niya, sisikapin daw niyang hindi biguin ang Lacson-Soto tandem. Definitely, they have a clear, very, very defined program for this country. Na it's reality-based, it's data-driven, it's science-based, hindi yung nambobola. Pagmamalaki naman ni Lacson, hindi siya nagpaka-VIP nang pumasok sa Baguio. Dadalo ng alumni homecoming ng Philippine Military Academy sa Baguio City si Senador Ping Lacson bukas. Dito siya gagawaran ng Lifetime Achievement Award ng PMA. Nasa 2022 Prospects Presidential Online Interview naman na inorganisa ng University of San Carlos sa Cebu City si Leody de Guzman. Dito inulit niya ang pagpapalakas sa pagsasaka, pangingisda at manufacturing upang hindi na raw tayo mag-import pa at dumepende sa ibang bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5.